Escapé goes to Boracay. For today's video, mga kanegro, samahan nyo kami sa lahat na magaganap sa amin dito sa aming first day dito sa Boracay. So yan, mga kanegro, So habang hinihintay natin, kasi bababa na kami, habang hinihintay namin si Ma'am Fern at si Ma'am Mia, so bibigyan ko muna kayo ng quick na room tour. So ito yung nakuha namin kwarto dito sa may Henan Regency. So nakuha namin siya ng 5,888 4 days and 3 nights. Ang type ng room na to is superior. Unahin natin dito, mga kanegro. Siyempre, air condition, then may landing, meron side table dito. Then, yan, meron siyang dalawang single bed. So may choices ka, pwedeng isang king size na bed or dalawang single bed. Siyempre, sa likod ko, mga kanegro, meron ditong flat screen TV. Siguro mga 40 inches to. Yan. Dito may mirror, then merong working table, yan. So, nandiyan yung mga laptop namin ni Sir JM. So, ang roommate ko ngayon for 4 days and 3 nights, mga kanegro, is si Sir JM. Yan. So, syempre, may malaking mirror. So, dito may cabinet sa baba, mga kanegro. So, meron ditong mga complimentary coffee. Meron din ditong, ang tawag dito, electric kettle. Yan. So, meron ditong personal ref, yan, mga kanegro. After that, meron ditong pitchel. So, merong water dispenser dun sa labas. Yan. So, meron table dito, mga kanegro. Pwede mong patungan ng maleta. Ito, maleta ko to. Then, lagayan siguro ito ng mga ano, no? Lagayan ng mga sapatos or what? Hindi ko rin alam. Yan. So, bawat ano bed, mga kanegro, merong side table. Yan. So, ito yung bed ko. Dito ako sa side na to. Then, doon naman si JM. So, meron ditong vault, security vault. Ako, meron akong mga importanteng gustong ilagay yan. Pwede mo dyan. Then, mga sampayan, nakasampay na ibang damit namin. Then, ito yung maleta na Sir JM. Then, meron din malaking mirror dito, mga kanegro. Then, dito tayo sa may CR. Yan, so, ito yung CR nila. Yan, so, syempre, merong shower, merong toilet. Yung sad lang is walang bathtub, mga kanegro. May blower din dito, may tissue. Kaya kakarating pa lang namin, nakaready na agad yung mga pang takeout natin. Yan. So sa atin mabubunta mamaya yan. So syempre meron ng towel dyan, mga kanegro. Then meron din ditong mga little towel. Mga maliliit na towel din. May kumakatok. Ayan, Sir JM. So siya yung magiging roommate ko for 4 days and 3 nights. What's up, what's up? Nagbablog din siya sa labas. So actually, mga kanegro, konting ano lang, backstory lang. Yan, yung first time ko sa dito sa Boracay, ito rin yung hotel namin, no? Hotel Regency, Regency din. So ang dating pangalan lang niya is Regency. Kaya lang nabili na ng ano, ng Henan Group of Resort, kaya naging Henan Regency na siya. Hintayin lang natin si Ma'am Fern at si Ma'am Mia. Yan, nandun sila sa kabilang kwarto. So sila na may mag-roommates. Then hintay lang namin sila, then bababa na kami sa may Boracay. Bababa na kami sa beach. Yan, sa may Boracay. Nasa Boracay na tayo. So yun, mga kanegro, yan. So excited na ako explore ang Boracay for today. At ang ang napakalambot na nga. Ngayon lang ulit tayo nakapag hotel after 2 years. And after 2 years ng pandemic, ngayon lang ulit tayo nakalipad, nasakay ng aeroplano. Ngayon lang ulit tayo makakatulog sa ganito kalambot na kama dito sa hotel. Yan. Okay. Uy, ang ganda ng ilaw dito, ah. So, samahan nyo kami, mga kanegro, kung yung mga magiging ganap namin for today sa aming first day dito sa may Boracay. So, see you later, mga kanegro.
So yun yung mga kasama natin for today sa kabilang room. Yan, mga naglalabasan. Bakuna ba? Ano, third dose nyo na? Booster! So booster day nila ngayon mga kanegro, mga nakalabas sa mga balikat. Para kung may hamon eh. Ang ganda niya, sige. Okay mga kanegro, so bababa na kami sa beach, sa beach. So we're going to the beach, each. Yan, so paglabas mo ng kwarto mga kanegro, may birang. So may garden. Ano na? Tara na. Pakatagal mo ah. Tumae pa eh. Okay mga kanegro, yan. So ako excited ako for Mamiya and Mam Fern. Dahil first time nila dito sa Bora. Ano na-expect mo, Mamiya? Maraming pobing lalaki. Wow! Yun yung pinunta rito, yun, no? Kailangan natin makaano. Kailangan makascore. Yan, kasi ako, di ako mga negro, fourth time ko na rito sa Bora, pero first time ko simula nung nirehab to ni Tatay Digong. Yes, Tatay. Yan, so first time ko dito, no, mula nung nirehab to ni Tatay Digong itong Boracay. So, tignan natin kung ano yung mga changes, kung gano'n siya kaganda ngayon. Diba? Yeah. Yun. Based sa mga nakikita ko sa picture, grabe yung ganda. Tsaka super perfect nung mga ano. Super perfect nung sunset. Yes! Ito yung mga ibibenta ko sa ano. Ibibenta ko sa mga po. Ano yung na-expect mo, Ma'am Fern, bilang first time mo dito sa Bora? Expecting marami. Ko, ano. So, nag-iisip pa ako marami. Nag-iisip pa ako ng ano yun. Many to mention, sobrang dami. Ayaw nga, shit, face mask ko. Sorry po. Uy, face mask, wala kang dala dyan. Wala. Shit, face mask ko pala. Wala kang ano dyan, extra. Kaya lang walang filter to. Oh, sige, wala lang. Ano lang. Wala ka ba dyan? Ano? Tangin na kalimutan. Ang layo pa naman ang nilakad doon. Shit. Wala akong face mask. Wala malayo na eh. Kung babae. Dahil yan. Silicone. Ano yun? Mahulog. Yun pala baka daw mahuli ka. Kaya, sakto may girl ko. Boy, wala tayong panito po. Nakakaya naman ba yung forma ko tapos kumikintab yung face mask ko. So yun na ang mga negro, bawal gumalagala na walang face mask. Kaya ngayon suot ko yung face mask ni Mamiya, kumikintab-kintab pa, Diyos ko Lord. Yan, bawal mga walang face mask dito kasi may mga may mga rumoronda ng mga sandali. Woo! Sir, paddle boat sir, bago season. Dito. Kayak. Yan, so pwede na natin tanggalin yung face mask natin. Kasi nandito na tayo sa my beach. Woo! Yeah, Bora! Woo! So, ayan mga kanegro, grabe, sobrang ganda ngayon ng Bora. Pero, medyo marami ng tao ngayong November, ngayong November 1. Lalo na kaya, nako, pagka na-lift na yung swab test, mas lalong dadami yung tao dito. Siyempre, TikTok boy! So what can you say, Ma'am Fern? Hindi tayo. Hindi ko kaya. Ano masabi mo sa Bora? Napakaganda. Sa first impression mo sa Bora? Ang ganda. Sobrang ganda. Oo, ganda. So, sino mas maganda? Ikaw o yung Bora? Ako. Parang yung Bora. Kaya masyado kaya. Ako lang. Yan o. Sige na, sulitin nyo na yung balikat ni Ma'am Fern. Lakad. Ako nang tawa. Woo! So yan mga kanegro. Grabe, ngayon lang ulit kami nakatapak sa napakapinong buhangin ng Boracay. At napaka-perfect na sunset. Parang ano sa Magpalin.
Oo, oh, sa nakpan, ganun din. Pero ito, maputi. Oo, oh, mas maputi kasi. Sa nakpan kasi medyo medyo brown ng konti. Para kung ano, magdadaba. Kasi na hindi nakaganyan yan. Pakuna moments. Ay, mga batsa kayo. So yung grabe na yung dami ng tao ngayon dito mga... Kanina no mga 2 p.m. yan, kanina wala masyadong tao. As in ano, parang solo namin yung bora. Kaya lang ngayon, kasi kanina. Yun, at least napawi yung pagod ng biyahe namin. Pero kahit yung maupo ka lang dito, ang sarap sa pangyarap. Kaya nga, ikis-kis mo lang yung paa mo dyan, di ba? Yan no, ikis-kis mo lang yung paa mo dyan mga negro, grabe. Sobrang relaxing. May naglalakad-lakad. May nawawalang ali. Ganda ng ilaw. Yan, so nakikita nyo yun mga kanegro, grabe na yung dami ng tao. Time check, mag-ano na. Ano oras na ba? 6 p.m. na, no? Yan, mga nasa 6 p.m. na. Sobrang dami na ng tao. Ay, walang idea, ano? Kasi hindi, walang rules kung saan dapat magsuot ng mask or ano. Hindi nga, kasi nasa shore lang po kasi kami, naglalakad. So ang dami naman walang nakamask, so hindi namin alam po kung saan pwede magmask o saan bawal magmask. Kung doon po, sir, pwede po yan, pag doon. Sa Malabag Plaza. Doon ka sa Malabag, pwede tanggal. Katulad yan, first day lang namin ngayon, wala namang information na ganung rule. So paano yun, hindi namin. Parang ang hirap naman mag. Diba? May warning man lang. Wala man lang warning. Hindi ng warning man kasi almost ilang taon na natin tumin-observe kasi. Eh paano pagkaano po? Hindi nga, ilang taon na pinobserve pero first day lang po kasi namin. Nasa shore naman po kami. Eh, naglalakad naman. Diba? Hindi naman po kami palakad-lakad lang. Kasi sir, pag na doon po sa dagat sa'yo o bagong hapon. Yun nga. Palapit, mas palapit na siya sa'yo. So yun mga kanegro, grabe. Natikita na ako dahil wala akong mask na naglalakad kami sa shore. Pati pala paglalakad sa shore, kailangan nakamask. So natikita na ako, Diyos ko Lord, anong gagawin ko dito? So kailangan ko daw to i-settle dun sa may Balabag Plaza. And hindi natin alam kung ano yung gagawin or sa dagat na tayo paano masisettle. Grabe, yan na yung dagat to. Nandito lang kami, naglalakad lang kami. So dito hindi mo alam kung saan ka dapat magmask or saan ka dapat hindi magmask. Yung naka-orange, palapit na siya sa'yo. Nakita kong lumapit na sa'yo yung naka-orange. Ay, nako, grabe. Ay! Ay! Diyos ko, naulog pa! Another kaso na naman to. Ano ba naman buhay to? Magagabi na. Flyer mo na lang mamaya. Diyos ko Lord. So yun mga kanegro. Diyos ko, first day pa lang. So yun, nagbigay sila ng ticket na ano, walang nakalagay kung paano isa-settle, basta pupunta lang daw dun sa Balabag Plaza. Then sila na daw magde-decide kung paano isa-settle. So kailangan ko daw siyang isettle before makauwi ng Manila. Grabe. So time check mga kanegro. It's 6:30 p.m. na. Sobrang madilim na. Ganda ng sunset oh. Malapit na ba tayo sa hotel? Nabibili niyo. Ano sa'yo?
Si Boy nga tain. So bibili sila ng mga midnight snacks. Oh boy, bago siyang mag-alak, boy. Gusto ko magpakalasing. Yan, grabe. Ang daming mainit ang ulo dito, mga kanegro. Dahil mga nahuhuli ng walang mask. Kahit na naglalakad ka sa beach, kahit na kung ano man. Hay nako. Okay, mga kanegro. So, mag-dinner tayo. Dito tayo sa may Nigi-Nigi. Yan. So, hindi tayo mag-heavy dinner kasi alas kakatapos lang din namin kumain kanina ng late lunch. Then, buffet breakfast naman for tomorrow. Kaya, tignan natin. Magkano? $2.94. Ito tayo mag-get over. Yun, based sa mga natatungan namin. Kung kaya ko isi-settle na ano, yung hotel, sila na mag-settle. $2.5 daw yung ticket kanina, mga kanegro. Para hindi ka na pumunta dun sa LGU kasi hassle yun eh. So ito yung ticket, mga kanegro. So kinuha yung pangalan ko. So yun, so nakalagay dito, mandatory wear of mask sa beach area. Chineka niya yung beach area. Pero wala namang penalty. Walang penalty, walang nakalagay kung paano isa-settle. Hindi rin alam ng mga polis kung paano isa-settle. Pupunta lang daw dun sa plaza. Tinanong ko kung paano to isa-settle, hindi rin daw nila alam. Ay, ang bigat ng 2.5. Basta nung mga 500 lang. Mali yun. Anyway, kasi bawat ano, bawat ganyang mga ano, may violation, may ano yan, may first warning, first offense, second offense, then third offense. Oo, wala daw warning kasi nga daw ilang taon naman na daw yung ganun ano. Sige, isang ano na lang, margarita. Tapos isang meat lovers na lang. Isang margarita po. Isang meat lovers. Yung price po niyan sir dito pa sa meat lovers sir. Ano na? Yung price niya. Ako sinipin pinakamataas na price. Ah, okay. Wow. Hindi naman tayo nag-shopping. Ha? Hindi tayo nag-shopping, di ba? Hindi. Anto. Pagod ka na rin. Parang ilan lang inilakad na natin. Siguro alas 4. Kapakasipag naman kasi. Magbaba kasi yung gumagawa pa lecture. Ako nga magre-record ako mamaya. Ang tanong, may signal ba sa hotel? Kailangan natin yung ireklamo, may mga klase tayong bukas. Shit, sarap. Grabe yung juice. Ay, kaya pa. Ay, pa ako to. Pizza na rest by one take one, mga kanegro. $5.95 lang. Sarap! Yan, so meron din tayo rito ang pancit bihon. Yan, mga kanegro. So light meal lang kami ngayong gabi. Meron tayong margarita pizza, meron tayong meat lover. Tignan natin ang margarita pizza. Ano yun? Kasi may tomato. Lasa yung kamatis. May asin. Ang harap din ng concert. Ano lang? Ang hindi. Ang hindi. Pero masarap. Ang kami concert, $2.95 lang, no? Dami. $2.95 lang yung concert, mga kanina. Dami na. Babaan lang mukha ako, puta. $2.5. Yan, so okay mga kanegro, yan, tatry naman namin ngayong maghabulin namin yung closing ng swimming pool kasi hanggang 8 lang siya. So time check, it's 6 p.m. yan, so pababa kami ngayon ng mag-night swimming kami para lahat naman ma-experience natin daw ba. See you later. So yan mga kanegro, ang pool
Night view. Yan, dito yung pambata. Yes. Then yun, dire-diretso pa doon tayo sa kabila. Yan, so may mga massage din dito. Yeah, there. Ito yung pool. Yan, then sa gitna, yan, meron jacuzzi sa gitna, mga kanegro. Nice. Ang ganda ng view. Grabe. Woo! Yan, nung first bora ko, doon kami naka-room nun sa taas. Yan. So, memorable yan. First bora ko yan. Way back 2010. Yan. So, may mga chairs dito na pwede nating pagpwestuhan. Asan yung amin? Yan. Yeah! Ayan ako, nakahiga na ako si Pernaline Idel. Let's go, let's swim. Yan, so yan mga kanegro, pag nag-check-in ka rito, merong card na ibibigay para sa rental ng towel. Andang? Thank you. Lalag lang natin. Pinipin. At nakabalik na kami sa kwarto, mga kanegro. So yun, may mga bagay lang talagang hindi inaasahan. Yun nga, natikitan tayo dahil nahuli ako na walang suot na mask dahil nga nag-video ako and all, ganyan. So hindi niya tinanggap yung reasoning ko. Yun, kaya kailangan ko daw i-settle yun. So pupunta ako sa May Plaza siguro mga... Hindi pa tomorrow, before makauwi dapat daw masettle ko yun. Kailang full pack na yung schedule namin. So, isisingit natin yan mga kanegro. So, yun. And ano naman. So, all in all naman mga kanegro, nag-enjoy naman kami sa first day namin. Yan. So, abangan nyo pa yung mga susunod namin videos mga kanegro dahil meron pa kami mga water activities. Yan. And may mga land tours pa kami mga kanegro. So yon, abangan niyo yon. Kung nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to hit the like button. Share niyo na tong video na to mga kanegro at yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel na Rex Capadian. So dito natin tatapusin ang video na to mga kanegro. See you on my next Rex Capadian.